Magandang araw YouTube. So ito, medyo nagka-problema tayo kanina. Yun, yung bumibiyahe kami kanina, bigla na lang may umingay. Ito, papakita ko sa inyo sa video. Nung Sunday, nangyari na rin yun eh, pero mahinang-mahinang tunog lang. Hindi ko rin alam kung saan nanggagaling and then nawala. So kanina bumalik na naman, mas malakas na. And then actually ngayon, pauwi na ako, nawala na naman siya. So on and off yung tunog. So ang ginawa ko, humingi ako ng tulong sa mga kaibigan natin sa Mitsubishi Adventure Club. And then ayun, meron namang mga nag-comment. Ang sabi nga nila, ang problema is yung speedometer. Kaya ngayon, babaklasin ko to and then susubukan natin linisin yung speedometer cable. And then lalangisan na rin natin. Actually, ang gagamitin ko is ito, WD-40. Kasi sabi nila sa katagalan dumudumi or kinakalawang yung speedometer cable, kaya kailangang linisin and i-lubricant. O, kailangang malubricant uli yung cable para mawala yung tunog na yan. So ito yung gagamitin natin. Okay, so papakita ko sa inyo kung paano baklasin tong dashboard kasi nandito yung speedometer. Okay. Ang una nating gagawin ito, babaklasin natin tong dalawa para maalis natin tong panel na to. Once na naalis na yung panel, ang kailangan naman nating alisin or tanggalin itong apat na tornilyo sa 2, 3, 4. Ayan, last na tornilyo. So once naalis na natin yung apat na tornilyo, magkakaroon na tayong access ngayon sa likod. So kung makikita nyo yan, ito yung speedometer. So ang kailangan lang natin, ito kasi yung clip nya. Ayan. So ipe-press lang yan and then nahatakin para matanggal. So ayan ang speedometer natin. Sprayan lang natin siya ng WD-40 dyan para bumaba siya, and then kung meron mang kalawang or ano man yung nagpapaingay, malilinis ang WD-40. Ayan. Tapos medyo nahatak-hatak natin para pumasok yung lubricant sa loob. Okay, so siguro gagawin ko lang to hanggang mga ilang beses hanggang sa marami ng lubricant na pumasok sa loob. Ayan, so ganito ginawa ko mga sir. Ayan, ginak ko muna yung likod, then pinaandar ko siya, naka-primera siya ngayon para makaikot yung speedometer cable. Ayan. So kung makikita nyo, ayan siya ngayon. Ayan, umiikot. So habang ini-sprayan ko siya ng WD-40, ayan umiikot siya para pumasok talaga yung lubricant sa loob ng cable. So tsaga-tsaga lang kasi medyo matagal yung pagpasok ng lubricant. Binaklas ko na nga pala yung buong panel para mas nakikita ko yung ginagawa ko. So ito yung likod. Kita nyo siya, okay naman, wala naman ako nakikitang kalawang. Ayan, inisprayan ko na rin siya ng konting WD-40. So ayan siya. Then ayan, pinapaikot ko pa rin yung speedometer. Pero kung makikita nyo, ayan, wala na yung inispray kong WD-40 kasi pumapasok siya unti-unti. Sprayan ko ulit ng konti. Ayan, so ganyan ang itsura niya. Hindi siyang pumapasok. So once satisfied na ako, ayan, babalik ko na siya sa dati. Okay, so okay na siguro yung mga sir. Kasi tinry ko pang lagyan pa uli ng WD-40 pero hindi na siya bumababa eh. So tingin ko medyo napuno na siguro. Ayan, so ang pagbabalik niya mga sir, ito, kukonek natin dito sa taas. Ito, itong puti. And then itong black dito, and then dito yung speedometer cable.
So siguraduhin lang natin na maglalak siya kasi ito yung pinakalak niya dito, kumakapit yung clip. Ayan. Sa pagbabalik natin. O yan. So pagbabalik natin, kailangan maririnig natin yung click. Yung ibig sabihin nun talagang nakalak na siya. So lahat siya may click na maririnig, pati yung speedometer cable. Ayan. So mga sir, naibalik ko na yung dashboard. Ngayon bago natin ikabit yung pinaka panel niya, ito. Start muna natin ng engine, sigurado natin gumagana lahat. So actually tinest ko na siya yung mga ilaw. So lahat naman okay. So wala tayong problema. And then tinry ko na rin medyo mag-accelerate. Okay naman yung speedometer. So ngayon ikakabit ko na siya para tapos na tayo. So ayan na, naibalik ko na siya mga sir. So back to normal na. Then make sure lang maayos yung pagkakakabit natin. Meron siya ditong parang clip eh dito. So kailangan maayos yun. And then meron din siyang clip dito. Yan. Ipantay lang natin siya. And then yan, balik na yung dalawang tornilyo. Okay, so wali observe ko na lang siya mga ilang araw. Hopefully hindi na bumalik yung ingay na narinig natin. So ganun lang mga sir. Kung sakaling mangyari sa inyo medyo umingay katulad nung pinarinig ko sa inyong video, try nyong gawin to. So ilube lang natin yung speedometer cable. Then pag hindi gumana yon, or yeah, pag hindi gumana yon, siguro may iba pang problema, baka kailangan na talagang palitan yung cable. Pero sa ngayon i-absorb ko muna. Okay, and then bibigyan ko kayo ng update kung okay na talaga siya. Alright, so salamat mga sir. Ulit, paki-like ang video, and then kung may natutunan kayo, paki-subscribe na rin para ma-update kayo sa mga future videos na gagawin ko. Alright, salamat.